Ay, parang timang. Magandang araw mga timang. Ngayong araw pupunta ako sa Barangay Tahimik. Siyempre, bago ko ikwento ang dahilan ng pagpunta ko ron, panoorin niyo muna ako kung paano ko punasan ang motor ko. Punas-punas lang muna, wala tayong pang car wash. Ang mahalaga, bagong ligo ang driver. Hindi katulad ng iba dyan, ang kintab-kintab ng motor, wala namang ligo. Pa-attend-attend pa ng motor show, ang hininga naman, away Repsol. Nanguha na rin ako ng mangga para pasalubong sa mga katribo ko sa Barangay Tahimik. By the way, the reason why I'm going there, I'm looking for a people at trusting to credit me. What can I work English? Tama, correct, yes. Naghahanap ako ng uutangan ko. Ilang araw na kasi akong walang gasol, tapos mapuputulan pa ako ng ilaw, mapuputulan pa ako ng tubig. Hindi ko na matiis, ang bilis ko na mainis, hindi na nga ako nakakapagwalis sa sobrang stress. Ang sakit na ng hintuturo ko, kakabukas ng dilatang iuulam namin. Pati mga anak ko, ayaw na akong kausapin, hindi na nagtatanong kung anong iuulam namin kasi alam na nilang dilata. Kaya bago maging mechado, apritada, kaldereta, ng 5-5 tuna ang tawag ko sa mga anak ko, gagawa na ako ng paraan para magkagasul. Namimiss ko na rin kasi yung ulam ng pritong itlog, lagi na lang nilagan ng mga nakaraang araw. Kaya nagdala ako ng pasalubong na mangga para unang pasok, hindi utang agad. Ibubungat ko, "Hi guys, kamusta? May dala akong mangga." Matamis yan, kakapitas lang. Tapos lahat sila, aabutan ko ng mangga, may pera man o wala. Siyempre, para hindi alata, tsaka para walang discrimination. Pero, wais to boy, hiniwalay ko na yung matamis at tsaka maasim, nilagyan ko ng palatandaan. Para yung maasim, sa ayaw magpautang, tapos yung matamis, sa nagpapautang, siyempre. After a moment, dumating na ako dito sa Barangay Tahimik. Medyo bad trip kasi bulilyaso ang plano. Hindi ko sila maaalok ng mangga kasi meron pala silang mangga tapos ang dami pa daw. Ang nakakalungkot pa sa sad, pinagdadala pa ako ng nanay ko ng mangga na meron sila. Tapos nung tinanong ko kung magkano bili nila, binigay lang daw yun sa kanila, 3 plastic bag pa daw. Kaya ayun, napamunwok na lang ako palabas. Nakakainis naman, planchado na ang plano, biglang bulilyaso pala. Ang dami ko pang kinabisado na sasabihin para naman hindi ako mabulol kapag nanghihiram na ng pera. Kinabukasan, pumunta na ako dito sa bilian ng gasol. Hindi naman ako nabigo kasi nangako ko sa nanay ko. Tinanong ko kung may pera siyang nakatago. Sabi ko ako na magtatago para safe, para hindi niya magastos at saka hindi mabawasan. Sabi ko kasi pag nag-iipon ka tapos may gusto kang kainin at alam mo may nakatago kang pera, magagastos mo at magagalaw mo yan. Kaya ako na magtatago niyan. Pagtapos kong bumili ng gasol, nag-cash in na rin ako para mabayaran ng ilaw. Hindi na ako nakatiis kasi meron pang natira sa pinatago sa akin. Dahil hindi pa nauubos yung pinatago sa akin na pera. "Huy, inubos mo na, hindi mo pera yan." "Ano naman, pinatago nga sa akin, di ba?" Nagluto na rin ako ng burger tsaka fries. Gaya nga ng sabi ko, pag may nakatago tayong pera at may gusto tayong kainin, hindi natin maiiwasan na hindi gastusin. Ang mahalaga, nakain natin ang gusto natin. At nadagdagan na naman yata ang utang ko. Hi, buhay! Hanggang dito na lang ulit mga timang. Salamat sa panonood. Pashare naman ang video ko dyan.